up mga kapedal? So welcome to another vlog. So itetest ride lang natin itong ating bagong Ken's Procera G3 na gravel bike. So kinuha namin to kahapon dun sa may MP Pro bike sa may BGC. So gagawa natin ng separate video na bike review itong gravel bike na ito. So ngayon initial test ride lang gagawin natin. So try natin siyang ahunin dun sa may Lily Hill dito sa may Clark, Pampanga. So yung Lily Hill na yun kasi meron siyang 14% grade yung ahon niya. Then tignan natin kung kakayanin itong gear ratio ng Procera G3 kasi naka 1x setup lang ito, 1x11. Yung chainring niya is 3080, then yung biggest cog niya or cassette is 2080. So tignan natin kung di tayo mahirapan sa ahon. Alright, so tara, padyak tayo. So far, so good. When it comes sa kanyang riding feel is okay naman. Kasi yung frame is halos sakto yung size sa akin. Pero yun nga lang siyempre, dahil mahaba yung top tube nito, maikli yung kanyang yung stem. Yun nga lang, medyo maambon. Huwag lang sana tumuloy ang ulan. Kasi banda doon medyo maliwalas naman yung langit. Pero banda dito sa kinalagyan natin ngayon is umaambon na. Pero sana huwag na magtuloy-tuloy itong ulan para ma-enjoy natin yung ride natin ngayong araw. Medyo naninibago ako ngayon sa speed. Kasi yung gamit yung gravel bike dati is 650B or 27.5 yung kanyang tire size. Kasi yung tire clearance nun is maliit. Kasi 26R lang yung frame na yun eh. So kinumbert ko lang siya sa gravel bike. So MTB frame. So ito naka 700C tayo ngayon. Iba yung takbo, matulin. Woohoo! Medyo lumalakas ang ambon. Pero napakasarap pa rin palang bumalik sa 700C. Iba pa rin talaga yung feel ng ride pag naka 700. Dati kasi halos isang taon din ako naka 650V na wheelset. So ang hirap niya patulinin. Pag nakuha niya yung speed niya, medyo mahirap siyang i-maintain, nakakapagod. Unlike this 700C, ang bilis tumulin at daling i-maintain. Dito na tayo sa may papuntang Statsenberg. Dito ako madalas dumadaan kapag pumupunta ako ng Lily Hill. Kasi dito wala masyadong sasakyan. And hindi na tayo aabot sa may stoplight, dun sa may intersection. You know, solo-solo natin yung daan. Nga lang, uulan na. Shoutout Ken's Bikes and MP Pro for this Ken's Procera gravel bike. Woohoo! Ayan, so finally we are here dito sa may paana ng Lily Hill. So dito mag-start yung climb. So tirain na natin yung ahon before patuloy ang bumasa yung daan. Kasi mamaya medyo dudulas na to pag lumakas yung ulan sakali. Pero huwag naman sana lumakas yung ulan. Pero try natin maahon tong bike na to. Tignan natin kung kakayanin natin. So once again is 3080 chainring. Then yung biggest cogs niya is 2080. So let's see. Woohoo! This is the initial climb. So tatarik to pagdating do sa may siko. Kunap. Percent 9% grade. Okay, tayong ilaw. Yan. So dito na siya tatarik mamaya pagkatapos natin dito sa may siko.
Sana nakita sa camera. Oh, 8%, 9, 10, 11. Tayo na tayo. Huh. Sarap niyang iahon. Grabe. Tulin niya. Huh. 11%. Nagpas na tayo sa 14. Hello Kitty. Hello Kitty. Ha. Konti na lang. Ito na yung 15%. Grabe. 15%. Ha. Oh. Grabe. Hoy, recover. Oh. Grabe yun. Ha. Success. Good tayo. Against the light. Inan muna tayo. Grabe. Ang tagal ko din hindi nakit tong lilihil na to. May natira pa tayong isang gearings. Sa kaset. Sorry, medyo maingay mga kuliglig. So, last akong umahon dito is before PCF. Before training ko sa PCF. Gravel race. Kasi, during my training, dun sa may PCF, hindi ako umakyat sa may lilihil na to. Naglaps lang ako dyan sa may pader. Kaya matagal-tagal ko din idinakit itong lilihil. So far, nakit naman natin. Yun nga lang, tinayuan natin. Kasi pag inupuan mo ito, mas makunat. Kasi nga, gawa ng kanyang 3080 na ceiling and 2080 na biggest cup. Oh, so, pahinga muna tayo. Then, lusang tayo dito. Tinakit naman tayo sa may pader. Alright, lusong na tayo kasi malamok. Grabe, ang sanap niyang lusong. Malakas din ang mga preno niya. The braking power is good. Malakas. Malakas ng preno. Ramdam na ramdam mo yung pagtigil. Woo. Sarap niya ilusong. Grabe. Next destination natin is yung pader or in the well. The wall na tinatawag dito sa may Clark. So yung madalas na dinadaanan or inakitan ng mga cyclists dito sa may Clark. Woo. Bumaba na tayo dun eh, kasi sobrang lamok. Kaya ganti yung mga kagat ng lamok dun eh. Marami kasing puno kaya malamok. Whew, shortcut tayo dito. Saan nakita sa camera kasi madilim. Alright. So, nandito na tayo sa may pader. Solo natin ang pader. Ah, ang tagal ko nandito nakakadaan dito. Last daan ko 2 weeks ago. Nung kami nila Sarah and Levy, tsaka sila Jer Victor. Nung binudo lang sila. Hindi, yeah, sorry, di naman budol yun. Nagkataon lang na maputik. Kasi nag-uulan ng panahon na yun.
finally, nandito na tayo sa may Aqua Planet. Pero sarado na. Sana nandiyan si Biker's Buko. Kailangan ko ng buko. Nandun si Biker's Buko. Ayun, syempre, after natin umahon dito sa may pader, ito lang hahanapin natin, syempre, sa tapat ng Aqua Planet. Biker's Buko, yun. Ito lang hinahanap ng mga bikers after umahon dyan sa may pader. Ayun. So, padyak na tayo ulit. Napasarap yung kwentuhan natin doon kila Biker's Buko. So, ito, palabas na tayo ng Clark. So far, okay na okay yung tong bike. Pero magkakaroon tayo ng review, separate video nitong bike. So re-review natin kada kasulok-sulukan na kung ano meron nitong bike na to. Let's just take the bait. We don't need to work. We can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back. All you gotta do is say. Ayan, so ito na yung ating initial test ride natin dito sa may Ken's Procera G3 Gravel Bike. So abangan ninyo yung next na vlog natin, which is yung review nitong bike. So dito natin tatapos itong video na to. So kung nga pala si Jenna ko yan ko, ang yung siklistang kabalin. So hanggang sa muli, ride safe mga kapedal. To be satisfied with me.